Sabbath. I would like to share also our testimony, like Adrian, Atanawan, Batangas, and especially the CD that we received. Who among you received the CD that we get before we go out? Check the cherubics. No. Okay, so because that CD gives impact, especially to the place where we conducted Voice of Youth. As you see, this is the place we conduct our nightly program. That is because the place that we conducted was basketball court, it's open. And what happened is we have cherubics every 5 a.m. So what happened is before the first cherubics that we did, 5 a.m. that is Sunday, and before that, Saturday afternoon, we distribute the invitation. We included that we have cherubics during 5 a.m. But when the morning came, when we start our cherubics, when we came there is already a Muslim walking around the court, and he's willing to join us in our cherubics. But when we start to play that video, that cherubics, the people around, because that is compound, that's compound. Yeah, and the people around is very angry with us because maybe they were disturbed of the noise that we did. And we also thank you, Sir Professor Wynn, for the projector and also for the wire, because the house is very far. We are so many during the cherubics that they are very interested, and that gives impact to the people there. But the sad thing is only some people attending during the nightly program. So they were very interested in our cherubics. There are so many. We have a lot of numbers in that cherubics every morning. That is very morning, very early in the morning, 5 a.m. until 7. Because in our plan, we just only one set. But the people there, they were enjoying the cherubics. We have until 3 sets. So that cherubic is only 17 minutes. But we done 3 sets of cherubics because they were so very happy. And you see, we have a lot of number of people joining, and also the councilor of that town, Councilor Castillo, he joined also with his wives. And that's why there are many that join. And also, after that, the son of the kagawad in that barangay, before our nightly program end, she's not an Adventist, but in one court in Nakatulina, he drew our Adventist logo and also our mission and vision, and he thanks a lot for that program that we conduct in their place. So that's what happened in our Voice of Youth in Tanawan. Maybe Ate Mitch.
Pagpisagan po ulit sa ating lahat. Parang pwede na ako mag-Tagalog, di ba? Tagalog na lang para ma-express talaga yung sasabihin. Okay. Kasama po ako sa team ni Kuya Shem sa Batangas last summer. As nutrition student po, nakasanayan po namin gumamit ng weighing scale, yung titipa. So, bago po ako sumama, ano po na maraming bagay akong tinimba. Susama ba ako hindi. Kasi yung family yung kuya ko, hindi ako papayagan kasi first time kong sumama, tapos malayo. Tapos naman yung guardian ko dito sa UB, hindi rin ako papayagan dahil unahin ko muna tayo yung study ko kasi parating din yung comprehend namin. So, maraming bagay akong kinonsider bago ako natuloyang nakasama sa Batangas. At siyempre, pinag-pray ko siya na sana sabi ko, Lord, willing po ako magpagamit. Sana po maintindihan ako sa mga paligid ko, lalo na sa pamilya ko. Tapos, answered prayer po at nakasama po ako sa Batangas. At dalawa po ang aking natutunan doon. Una, yung character natin. Kung paano po na-polish yung character ko sa mga kasama ko doon, kung paano po ako tinuruan, kung paano po ako natuto sa kanila, kung paano po sila naging instrumento na marami pa ng bagay sa sarili ko na i-polish, na marami pa lang akong dapat baguhin. At nagpapasalamat ako sa team dahil sila yung naging instrumento para matutunan ko yung mga bagay na hindi ko pa natutunan. Pangalawa, yung pakikisama sa iba't ibang personality. Halos lahat, siguro iilan lang yung kilala ko pagdating sa team na yon. Pari doon lang talaga kami nagkakilala. Yung iba doon ko lang first time na kailangan maliban lang sa mga sa classmate ko. At doon ko nakita yung iba't ibang personality na kung wala kang background, kung paano intindihin yung bawat personality ng isang tao, may hirapan tayo. Kumbaga, matitiso tayo. Pero dahil alam natin na isang paraan din yun, isang skills din yung binigyan ng Panginoon sa atin na para maunawaan yung isang bawat isa, kailangan din po natin unawaan. At napakalaki impact nun sa akin sa Voice of Youth na yun. First time ko yun at ang dami kong natutunan. At sabi ko nga, bakit ngayon pa lang ako nakasama na malapit nang aalis na rin sa AUP. Sabi ko, sayang yung mga panahon noon na mga break, summer, na hindi ako nakasama. Tapos ngayon, gusto ko pa sumama ulit. Pero ngayon October, may kompre ulit kami. So, sana after ng kompre, makakasama pa rin kami sa December hanggang summer bago magtapos ang pag-stay namin dito sa AUP. At napakalaking bagay at napakarami kong natutunan, lalo na po ang motivation natin sa Panginoon na pagkaroon ng mahigpit na mayroong connection na mahigpit sa Panginoon. Kasi ang akala ko noon, nung bago kami umalis, parang ko, Lord, parang ang layo niyo sa akin. Pero yung pala, ako pala yung malayo. Ako pala yung malayo. Ang Panginoon hindi po lumalayo sa akin, pero ako po yung naging malayo sa Kanya. At sabi ko, gusto ko pong, ayaw ko po ng ganitong pakaramdam. Gusto ko po, parati kayong, yung mararamdaman ko na andyan yung Panginoon. Tapos, doon ko po na-realize na ako pala yung nagkulang. Ako pala yung nagkulang nagkulang ako sa responsibility ko para sa Kanya. At sa Voice of Youth po, napakalaking bagay na tuturuan yung sarili natin at mas lalo tayo mapalapit sa Panginoon. At dahil na sa study natin kung paano po natin malagpasan yung mga struggle natin, kung paano po natin malagpasan yung mga bagay na nahihirapan tayo, lalo sa mga subjects na mabigat sa atin. Kung ilapit lang natin sa Panginoon, napakasarap ng feeling, lalo na po dun
Binigay po sa akin ni Coach Lem na part doon sa Voice of Youth ay health lecture. Medyo mabigat yun sa amin, pero dahil sabi ko, Lord, binigay niyo po ito sa amin, ibibigay po namin yung best namin. At salamat po sa Panginoon dahil mas lalo pa po niya ako in-inspire na mag-aral pa, na mas lalo pang aalamin ano pa yung mga dapat pag-aralan pagdating sa health na kasama talaga natin sa buhay, na kung walang health, wala rin tayo. Hindi tayo magpapangsyon. So, yun po. Nagpapasalamat ako sa team ni Kuya Shem sa pag-invite sa akin, nakasama rin doon. At yun, lalo po sa Panginoon. Amen.